magandang araw ulit sa inyo, mga kaibigan. So, ito na naman tayo. Tuturuan ko na naman kayo ngayon sa mga bagong tricks, video sa KineMaster. So, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gawin ang isang magic tricks gaya neto. So yan, ang tricks na gagawin natin ay parang isang mind control, mind magic sa pamamagitan ng isip, kaya niyang tutuon ng isang bagay gaya niyan. Hop. So yan, so ituturo ko sa inyo ngayon kung paano yung gawin. Balik muna tayo dito sa setting. Yan. So, kailangan muna mag-record ng video. Gawin na natin. So, unang yung gagawin, kailangan ulit natin ng background. Lagay tayo ng black background. Yan. Okay. Tapos, ilagay natin yung video na na-record natin para dun. So, video na yun ay sana yung camera saan ka namin parang dito wala export capture dito na yung ano ko ba ito hindi yan baka dito na yung wala dyan. Tingnan dito. Tapos ito siya. Ito. Fit natin sa screen yan. So ito yun. Ito lahat yung ginawa kong ano, video para doon. Kasi kailangan hindi pwedeng galawin yung camera. Yung angle niya dapat isa lang. Hindi mo siya pwedeng galawin para hindi mahalata yung kung may dinugtungan ka man dyan. So play natin kung paano natin ginawa yung video. Play. Ayan. Umpisa pa lang. So, magbibidyo tayo kunyari. Papagalawin natin isang bagay or ipipress natin siya kung paano siya gagalaw. So yun ang mind tricks. Kunyari niniisip mo na nasa isang bagay na yung papagalawin mo o pupold mo. Yan. Kunyari pupold na natin. Yan. Diba kung nakita nyo hindi nagalaw yung box. So paano natin isa-isa yung pagalawin yun. So ang gagawin natin ay dahan-dahan natin ipupold dyan. Gaya nito. Yup, ayan, pull ng konti. Tapos, gawin mo dyan. Captured mo. Dito natin sa captured in add the layer. Ganyan, ayun, so andun na siya sa baba. So mamaya na yan. So, usog muna natin. Tapos next. Galaw ulit. Tapos, capture ulit natin. Asig natin. Yan. Sino ba yung pangalawa? So, tongat na. Yan. Utopia na siya. Capture ulit natin. And then, move ulit. Next. Captured ulit natin. Ganun lang gawin nyo guys. Captured lang. Tapos move nyo. Kasi yung picture ang kailangan natin dito para dito sa pagbagalaw natin dito. Tapos pang last. Kailangan tuping-tupi na siya.
Play. Up then. Ini ya. Capture delete natin. Yun. Tapos na. Tapos natin 'yan. Balik ulit tayo dito sa unahan. Antayin natin yung time na. Natupik ko yung asa na ba yung part na natupik? Okay. Yes, so yun na. Pagdating dito, kakat na natin siya kasi di na natin kailangan sumunod dito ang back. Hmm. So ngayon, i-move na muna natin para malapit ng pag-edit natin. Isa muna. Sunod. Yan ang guys. I-move muna natin para madali pag-edit. Kailangan dito yung captured, hindi kailangan yun. Video kasi mas pag nag video kasi tayo matagal yung play niya, mabagal. So once na picture lang yung ginalagay natin, mas madali siyang i-control. Ito na bang part yun? Ito yan, play nga natin. Nagkalagpas na. Balitan. Tingnan natin. So, dito. Ay, sabi yan ang kailangan natin, naka-half siya yung left, yung kalahati sa ito, yung pipindutin natin yung kalahati sa left. Yan, para tingnan mo pag nung hindi natin ginalaw yung camera, pag in-off mo yan, makikita mo kasi yung lightning, nga yung lightning nang papansin mo may kihalata yung pagitan sa gitna kasi hindi balance yung lightning natin kasi nakatayo tayo dun sa isang side. So medyo halata. Ayan. Ito may isa din. Kailangan maliit lang siya para mabilis. So yan, i-fit natin ulit. Tapos sa left. Ayan, tapos move lang natin ito. Ano ito na kumove? Malapit lang siya dun sa isa. Ito din. Move din natin. Play natin. Ang pangit ha. Ulit. Kailangan ng fit sa left. Medyo mahaba itong isang ito. Tanggal natin ito pangit. Natin siya para may pasok natin dun. Oops,
pinag-alit ngayon natin sa kaliwa. Playingan natin. Play. Play. Tapat sumaktos sa doon sa pag, yun, paggalaw ng kamay. Ayan, sumat ko na. Tapos yung isa pa. Nalagay ulit natin itong isa. Oop, yeah. Fit natin na. Itong isa hindi. Nagkabaligtad itong dalawa. Ito ka. Testing. Testing, testing, testing natin. Para pangit, para pangit. May realistic. Realistic tayo kasi mabilis yung transition niya. This is real time, baby. Atin up, nauna, nauna, medyo nauna, kailangan sabay siya, hindi pwede nauna itong light play. Late nga, nandito pa. Tingnan natin. Play. Play. Let's play again. So nakuha na natin. So ganun lang guys. Dayo lang siya. Play na natin. Kung okay na siya. So ganun lang paggawa ng magic tricks na to. Parang tricks lang siya. Magic tricks siya. Na kunyari isip ka na makapokus yung power mo sa box, so para manipulate mo na siya, isipasipa mo siya. Pwede mo rin siyang lagyan ng sound effects, nasa sa'yo na yun kung gusto mo. Isa ka na sa'yo, tuturo ko lang sa'yo na. So yan, nagawa na natin, export na natin siya. So ganun lang kadali yung ano, paggawa ng tricks na ganito, parang magic tricks na ganyan. So kailangan lang natin i-capture niya. So kailangan madami lang kasi shot para mas maganda gamitin ditong props ay yung inkan na soft drinks para matagal lang, paunti-unti mo siyang maipopold. Pag ganito kasi yung box, mahirap siya. Kasi bumabalik yung forma niya sa dati. Pero pag inkan, yung lata, pag pinipisil-pisil mo siyang konti, mas okay. Kaya, yun, mas better na yun ang gamitin. So, wala na kayo bang maggamit na props kaya ito lang ginamit ko. So, kaya na guys, mahala maglagay ng sound effects at iba pang ano, mga effects na. Pero kulang lang kayo dyan. Madaming green film dyan. Madaming ano, non-copyright na sound effects pwede nyo ilagay dyan. So, ganun lang. O, sana nagustuhan nyo yung video tutorial na to. Sana
Nakatulong sa inyo. So may sikat dyan na magician sa video, pero mag-suggest lang kayo kung anong gusto nyo gawin. Sa sunod na video, gagawin natin ang paraan para magawa natin gamit ang KineMaster. So yan. Thank you. Peace out.